Hello sa mga Nostronautics Worldwide. Ayan, so I have a new place. Kung mapapansin nyo, medyo bago na yung background namin. And sorry for the noise kasi medyo malapit na, magkakalapit-lapit dito ang bahay. Ito po yung pangalawang yugto ng pagtawid sa kaka-upload lang po namin. And titingnan natin kung ano ang i-reveal ng baraha. So, sa nakita ko doon, tatay, malinaw na yung anak niyo is kind of sensitive at saka emotional. Tapos, nagulat ako sa mga messages na nabasa ko. And, ito yung tali, no? Dapat abibin nito, ha? Okay. Kasi this is a negative omen. Okay? Pag mga nitong bagay, hindi na to dapat iniiwan. Dapat inililibing na rin to. At hindi to pinamimigay dahil hindi to swerte. Sino nanghihingi sa'yo nito? Kapatid ko po. Well, maraming ano, may gustong ano. Mga sabongero. No. Hindi. Pwede niyo pinamimigay. Kasi dito nakarugtong ang buhay niya. Pinutol to. Hindi po. Okay. Yung ano po, yung tinanggal po namin siya sa pagkakaan. Oo. Hindi po na yung pinutol, tinanggal lang po namin. Okay. Basta ito ay hindi to pinamimigay, hindi to nagdadala ng swerte, dito nakarugtong ang buhay niya. Okay. Ha? So kung may chance din kayo, ilibing niyo rin po. Kahit saan po? Kasi sige, pag ipa-imbestigahan siya. Kailangan to. Kailangan to kung ipapa-imbestigahan. Kailangan din to. Pero after the investigation, ilibig niyo po. Ha? Okay. So, ready ka na? Okay. Kuya, handa ka na, te? Mag-ask mo pa yung guidance, ha? Nung time na yun, ate, kasama niyo siya sa bahay, wala kayo napansin sa kanyang kakaibang kilos? Ano na po, parang ano na po siya lagi, mailap na po siya sa amin. Kasi dati po nagkakaroon pa kami ng bonding, yung nanood ng TV. Mm-hmm. Dito po ng mga lately po, kasi bago na ginawa yun, lagi na po siya nagkukulong sa kwarto. Kwarto. Opo. Tapos, pag pinitigilan po siya sa mata, hindi na po siya makadiretso ng tingin. Yung parang nakayuko na siya. Opo, lagi na lang po siya ano. Ningiti ng parang hilaw. Opo, ganun po. Sige, focus ka, ate, ha? Alam mo, pinag-isa talaga kayo ngayon. Oo nga po. Pinagsama-sama talaga kayo ngayon. Pero hindi nyo alam na naka-schedule din sila ngayon. Hindi po. Hindi. Nagulat na po kami dapat ng Tuesday, diba? Tapos hindi natuloy. Oo, hindi natuloy. Nag-ano na, Friday na. Hindi ko Friday, parang 28. Mm-hmm. Kaya nagulat po talaga kami. Na, okay. Ako na nagsabay pa talaga. Ano talaga, nagsabay kayo? Mm-hmm. So, pick one, ate. Ay, saan ba ko doon? O, kasi siya na lang nandyan eh. Kamag-anak ka naman, di ba? Asawa ko siya lang kami. Jogi naman. Cut, tatlo. Kuya, 10 to 15 minutes, pag wala kang maramdaman, huwag mong pilitin, ha? Mamaya, sa pagtawid mo, may makikita kang maliit na butas na nagliliwanag. Pag makita mo yon, huwag kang bumitaw, dire-diretso ka na. Okay? And then, pag makita mo anak mo, kausapin mo, ha? Ako. Now, ate, kumuha ka ngayon ng 7 cards of total. Lagay mo dito.
Pag may jack dito siya na to, ha? He's willing to communicate with us. So, lumabas agad yung jack. So, ano nga ito, ate? Travel. Ito, I travel in distance. So, naglalakbay pa yung kaluluwa niya. Okay? Andito pa yun siya. Naglalakbay pa yung kaluluwa niya. Siya lang nandito. So, kung mapapansin mo, 8 is a lucky number sa mga Chinese swerte kasi to. Pero, ito ay 7 of oak sharp object. Ang flower kasi, kuya, ate, lagi niyong tatandaan na ang flower is sensitive. At saka, kailangan ng extra care. Diba, lagi nating inaalagaan ang bulaklak. So, ito, nararamdaman niya, sharp object. So, sensitive na talaga siya. Little things, parang mabilis na siya masaktan. Ganyan. So, andito siya. Naglalakbay pa rin siya. Ace of flower to. Travel in distance. So, opo, andito pa siya. Feeling ko andan pa yan sa inyo. Opo. Hindi nga po. Kailan nga ito nangyari? December 9 po. December 9. Kasi kung may chance, pupunta kami sa inyo. Mm-hmm. Ha? Kasi, titingnan natin, ha? Okay. Yung kinikilabutan. Tatlo. Kuha ka atin ng 9 cards of total, lagay mo dito. Kuya, andito ka ba? So, this is the second time around na we shuffle the cards together. Ayun ang sharp object. Babae. Okay. So, again, sa kung babalikan natin yung cards natin before, may lalaki talaga. Okay, so andito si kuya, may tumulong talaga sa kanya ate. Kasi this one is a positive. Andito na yung isa sa mga dahilan din is yung babae na heartbroken. This is a sharp object. So it's a mixed emotion and then, ayun nga, para may nagdikta sa kanya. Like for example, kung kaya mo talagang patunayan, di gawin mo. Parang ganun ba? It's like a challenge na actually hindi magandang biro talaga yung nangyari. Na pag mga ganito kasing emotional na yung tao, konting ano mo lang is maaring susul na kasi din. Na sige, gawin mo. Parang ganyan ba na it's a challenge. So, andito talaga siya. Kuya, malakas yung energy ng anak mo. Makakausap mo siya ngayon. Takasan mo loob mo, ha? Kinikinabutan ako. Cut tatlo. Kuha ka ate ng 12 cards of total, lagay mo dito.
Sige, remove mo yung mask mo, kuya, para makapagsalita ka ng maayos. Resigning ko yung phone ko. Para hindi ma-distract si kuya ng... So, sa mga makakapanood po nito, ang depression is no joke talaga, and hindi lang to nag-iisang case na ganito sa mga kaibigan natin, kapamilya, na dumadaan ng depression. Hindi po nakakatulong yung i-challenge pa natin sila na gawin yung mga bagay-bagay na yun, kasi hindi siya biro. May pagdadalawang isip na nga siya. Oh. Ayan siya. So, ibig sabihin, consistent. Kuya, naalala mo na may kasama talaga siya. So, sa pinapakita ng baraha, hindi siya nag-iisa nung time na yon. And given na nandoon na yung pinapakita ng baraha na nasaktan siya, it's a mixed emotion na kasi eh. Na tapos ito, malinaw na pinapakita sa baraha, from the first cards to last cards, lumalabas talaga yung Jack, no? Anong name niya? Axel Jude B. Clark. Axel, nandito yung pamilya mo. Nandito yung tatay mo. Kung may gusto ka mang sabihin, susubukan namin makatawid. Jesus. Ready ka na, kuya? Sige, pikit mo mga mata mo. Tatakpan ko mga mata mo kasi magkaiba yung ilaw dito sa ilaw na makikita mo mamaya, ha? Okay. Kuya, 10 to 15 minutes, pag wala kang maramdaman, huwag mong pipilitin, ha? Pag makita mo yung liwanag, pasukin mo agad yon. Huwag ka matakot, andito ako, okay? Opo. Handa ka na? Bibigat lang yung dibdib mo, kuya. Huwag ka matakot, ha? Apo. Hanapin mo anak mo. Thank you.
Nararamdaman ka na ba, kuya? Wala. Sige, huwag ka magmadali, ah. Inaaninag ka na ba, kuya? Po. Parang violet po. Dire-diretso, kuya. Violet na bilog? Diretso, kuya. Tawagin mo yung anak mo kinakailangan. Axel. Axel Jun. Pakita ka sa akin na. Pakita ka sa akin na. Pag-usap tayo. Ano, parang wala naman kasi ano, sino ba yung dumatay sa'yo? Thank you.
Yeah, papenta ka na sa akin. Para maayos yung ano na, problema. No, sige na lang. May pakita ka na. Sorry ka ba? Kuya Violet, kulay Violet na bilog. Sige, huwag kang bumitaw kuya, andyan ka na. Saan ka na? Hindi na, Jer. Nakita ka na? Sa'yo, June. Yan na. Napakita ka na. Usap tayo na. Ang kabanda ko eh. May nakikita ko pero nawawala eh. Naaninagan mo pa siya. Kulay violet po eh, na... Ayan, may puti. Ayan. Nawawala po eh. Gumagano-gano ng violet. No, sige na, no. Para malaman na, sige na. Axel. Gina, binali yung leg mo eh. Oh, baka malaman ni Papa kung sino. Mm-hmm. Gina na. Tuloy tayong dalawa na.
Kung yung nararamdaman ko siya. Wala po kasi kung ano, violet yung nakikita ko eh. Naku, magpakita ka na. Roxelle, tayo ba na yung bukoy? Eh nga. Nasaan ka ba? Eh nga, para malaman na nga. Hawakan mo, kuya. Po? Nakikita mo siya? No, wala po eh. Nak, saan ka? Yan na. Pasok ako na. Pasok na ako na. Saan ka ba? Nawawala eh. Nawawala eh. Hindi ka maluwag, kuya. Babalik kita. Buka. Hindi ko alam kung hinahawak ang kanya, pero para sa'yo nararamdaman. Hinahawak ang iyo ko eh. Ayaw niya makapag-usap. He's here. Ah, nakita ko yung kilabot mo pati yung sa akin. Oh, ayaw niya. Ayaw niya. I guess, nandito siya sa area natin. Hmm? Usap sana tayo na kayo para malaman kung sino yung... Narinig ang pangalan Dodong. Tapos, wala ba kayo nakitang bote doon, Manta? Bote po? Oo. Bote. Parang meron. Sa pinagbibigyan po. Oo. Meron po. Kasi ihahampas daw sa kanya pag hindi gagawin. Dodong? Oo. May narinig akong... Ayun po yun. Nakita ko matangkad roon eh. Nabali ng leg niya. Anong pangalan? Kasi nasa video po kasi hindi ko lang sila maninagan. Yun po yung bumali sa leg niya na... Sigurado kung may ano ate, bote. Meron pong bote doon na... Kasi tinanggal na yun ma'am, naglinis na tayo mo eh. Pero maraming bote kasi ano po yun eh. Kadalasan doon po kami talaga naglalagay ng mga bote. Kasi sa may gate po yun kasi sa labas. Kasi papalo daw sa kanya kung hindi niya gagawin. Sino? Dodong. Basta may narinig akong pangalan Dodong. Dong, parang ganun. Si Dodong.
Wala namang ibang kaibigan niyo, kundi si Dudong eh. Ano po ba niya? Best friend niya. Hindi ko alam. Hindi ko naman kilala mga kaibigan niya. Best friend niya po yung Dudong. Totoo ba? Yung lagi siyang nakabakray pag nakamotor sila. Pero mayroon po siyang kaibigan nun, pero... Si Dudong, no? Best friend niya po yun eh. Tinanong niyo siya? Hindi, malatagal na raw po silang walang ano ni Axel. Hindi rin daw po nagsasabi sa ako si nagtaka eh, kasi close sila eh. Bigla na lang hindi. Bigla na lang naging hindi. Pwede ko ba yung pwede ko pa kayong pabalikin. Pero si Kuya open na to. Hindi ko alam kung hinahawak ang kanya, pero sobrang kilabot mo kanina. Alam niyo po, yung CCTV ho, na kopya, palagi ko pinanonood yun. Dati ho, malabo yun. Nasa cellphone ko na siya, palinaw na ng palinaw. Ito po yung mga suspect ho. Pakikita ko sa inyo. Ako lang po kasi magsinungaling na, kunyari nakikita ko at hindi naman. Ayoko ho magsinungaling. Pero sa video po, ito po sila. Pakita ko na po. Ito po. Yan, taga sa amin yan. Anong pangalan nito? Andito yung isang suspect. Ito, 100%. Nakita ko sa video to. Ayun o, ang daming tao sa bubungo. Di sana, hindi, makasabata. May aso kami, dalawa. Di sana nag-iingay na yung aso. So, ibig sabihin, kakilala nga. Ito po kasi yung, ano, kasi, yung suspect. Ito po yung suspect. Pakikita ko sa inyo ha. Kaya hindi nag-iingay ang aso. Tingnan nyo ha, magugulat kayo. Ayan o. Mataba yung tao kung saan naglibasin yung tao. Ito, totoo nangyari ito lahat. Ito, meron, ayan o, nakaupo po. Sa poste, tao yan. May malinaw pa kayong copy ng video. Ito po yung... Ano po kasi yan? Lang naman ang merong hawak CCTV copy. Ito po yung, tingnan nyo. May naninigarilyo dyan. May nagsiselfon, tingnan nyo. Ito, ayan o. Nakatayo tao sa poste. Lookout yan. Tapos, ito po yung nakaupo. Lookout din. Titignan natin. Oo. Kababata ko po ito naka-tricycle dumaan. Tinanong ko siya kung may tao, wala daw. Sabi ko, ito, sinend ko, ayan o, tao, dinaanan mo. Lana, hindi na siya nag-reply. Hindi ko ma-distant. Tingnan mo ka kung tao yung feeling nito. Po kasi talaga yan, biglaan po talaga. Lahat po talaga kami na-shock. Mm-hmm. Ngayon po, ang nangyari po kasi, ang naging ano lang po namin. Hindi ko ma-ano, malabo. Ito po kasi malabo. Malinaw. Ngayon po, nahiningi po kami ng kurap-kurap na ilaw. Opo, nahingi po kami ng CCTV. May malinaw ako dito. Opo. Ito, tao yun. Tangkad. Nakatungtong yung tao sa isang tao. Parang nag-uusap sila. Ano, pre, ano gagawin natin? Patay na. Baka may tulto yan. Ayan. Yung anak niya. Ay, ito ate. Oh, may figure na tao nga ate. Talaga. Hindi kasi... Ako kasi nag-ano yan. This is figure. Tignan mo. Tao talaga yan. Nakatungtong yung tao sa ano. Madam, gusto nga po namin ano, kung tao po ba yung tumutulong kay Axel o kasi... Sa base on the cards, yes, ate. Opo, katao po talaga. Kasi dito, oh, ano nakikita mo? Tao talaga siya. Ito pa po. This is figure, ate, hindi to, ano, hindi to poste kasi hindi to diretso. Mm-hmm. Kung mapapansin mo, parang may tinutungtungan siya dito. Opo. Yan, makikita mo, oh. Ma'am, ang... Possible po na tumulong sa kanya, hindi lang po iisang tao. Hindi lang madami, po iisang tao. Madami ang binayaran eh. I can see ano pala yun? Pagpalagay mo na. Nasa dalawa or tatlo ang kasama mo. Pagpalagay mo na. Big boss po ito yung mataba eh. Hindi ko ma-distinguish po yan. Basta tao po yan. Apo. Mamalinaw na tao po yan. Ito may nanonood pa oh. Ang pinaka-big boss dito pa si Muno dito yung mataba. Mahirap kasi magpangalan. Pero dito man. Ito yung mataba oh. Ang sinasabi namin. Ang pinagtataka ko, ba't nandito po siya sa lugar namin? Na hindi naman siya taga rito. Alas 5-3 yan eh. Ayan po. Pinag-aaralan ko po yan. Di ba nandoon kayo sa... May dala pang baril o, naka-box. Dala niyang baril naka-box. Nung andun kayo sa bahay ate, wala na kayo narinig ng mga kaluskos or ingay? Hindi po. Actually po niyan ma'am, gising na po si mama nung nangyari niya. Po. Opo. Kasi po nasa mga kwarto-kwarto po kami. Mm-hmm. Si Axel po talaga, may sarili po siyang kwarto. Ito, ngayon po... Ito madam, tingnan niyo ha. Nung dumaan yung mataba, sumunod ito, may teleskopyo pa, tsaka baril. Tapos, ang matindi niyan, ito, puro tao yan, nasa bubong. Eh, kalaban ng kapatid ko yung sa lote. Puro tao po yan lahat, ang dami nila. Tignan mo, tao nga ito, nasa bubong. Oh. Kaya sasabihin nyo, walang pahinga. Tao nga siya, ting. Tao yan, ang dami niyan. It's a figure ang dami yung involved yan eh.
Yun yung kung ano na yun. Pati yung mga tambay sa labas, yung mga dumaan. Ayun, no. No, meron talaga siya. Oh, as in, te, oh, figure meron talaga pong, siya. Meron pa pong clear dyan. Hindi okay. Siya, ano, yan, totoo. Taong, ano po kaya yan? Ito, papakita ko sa inyo yung marami, ha. Ito, may dambuhala pa na gumagapang ngayon, no? Tingnan natin. Ang laking tao, yan, no? Gumagapang siya sa bubong sila nagdaanan, eh. Ito, hindi ko maano, hindi ko to ma- may maliwanag pa po dyan. Pero yung kanina, it's a, lalo yung sa poste, ay yung parang sa baba, I can see na figure talaga siya, it's anino talaga na tao. Tapos, anin eh, pinatay na ilaw ng dumaan si Atad eh. Ano ko lang, share ko lang, lang din po, yung kasi kami dalawa po mag-asawa, kasi kami lang yung inaantay niyang matulog, kasi si mama naman po, maaga natutulog. Ngayon po, may naririnig na po kami na, may tao talaga kaya. Ang dami nila. Hindi ko lang masasabi kuya. Pero ito kasi balitay sa'yo, anong nangyari? Kasi po, pinag-usapan din po namin mag-asawa yun eh. Kung talagang nag-ano po kami, kung may kasama ba talaga si Axel. No? Kasi po, every time po yan na uuwi siya ng gabi, ako po talaga ang chinachat niya at nagpapabukas po sa akin siya ng gate. Opo, lagi ko po siya kinaantay. Ngayon, pag... Dyan, eh. Kuya, maya ka na. Pagka bubuksan ko po siya na... Hindi ko maano kung siya ba talaga kasi kuya. Kasi doon siya galing. Nandun siya sa video eh, habang pinapatay si Axel. Nandun siya pero, sa loob ng bahay. Kita na merong anino sa... Anino, di ba po? Nakita talaga. And, tapos ito, ano, atin... Di yun po ang ano namin. Hindi ko na, pag pinagbubuksan ko po siya kasi ng gate, hindi ko na po siya inaantay pumasok bago isara po uli. Inahayaan ko na lang po siya. Hindi ko po nakikita kung... Parang siya lang yung magsasara. Opo, hindi ko po nakita kung may kasama po talaga siya. I understand. Ayun po. Di ngayon po, kasi nung bago po ako matulog, siguro kasi ginawa niya po yan mga 3 or 4 na po, eh ganun po. Eh ako natulog po ako ng 2 p.m. Ngayon po, ako po yung sinasabi niya yung sa chat na may tao pa sa labas, gano'n, hindi pa raw niya siya makalabas kasi may tao pa. Ah, may tao pa sa labas, opo, so ako ikaw yun. Ako po yung nasa kusina. Andun pa din po yung asawa ko nun sa labas. Ngayon po, ma'am, naririnig ko na po sa kwarto niya na parang may nagtatalo. Gano'n, parang may kausap nga siya parang... Siya doon, sinisikmura na siya. Kuya naman eh. Hindi ko lang rin maano kasi kadalasan po, mahilig po kasi talaga mag-ML yan. Oo. Eh di minsan po kasi naano ko sa'yo, kadalas nagsasalita ka bigla. Yung pamangkin ko din kasi nag-ML. Opo. Minsan nagmumurahan. Ganun. Opo, gano'n. Magtataka ka, alam mo, may kausap siya. Yung pala sa cellphone lang, kaya hindi ko pinansin. Tapos nung ginaanohan na lang rin po, bago rin po pumasok yung asawa ko sa kwarto, narinig niya raw po na may biglang kumalabog sa loob ng kwarto ni Axel. I see. Pero ang ano niya lang naman po, parang kasi nagkasalubong po kasi sila pa noon eh. Kasi parang inaantay niya lang siya. Opo, yung bago niya gawin yung pagbigte. Mm-hmm. Kasi katatas lang maligo ng asawa ko. Nakita na sila, paliwanag na paliwanag yan eh. Ito kasi, oh, malalaman mo talaga tao talaga to. Nakatungtong siya eh. Ano, na nakahawak na? Sa pader, ito oh. Nag-uusap-usap sila eh. Ito, nakatungtong talaga ito, exacto. Siguro kulto yan. Hindi ang kulto, ma'am. May bossing sila. May sinamahang ano yan eh. Imbus nila dyan na mataba. Kaya nagsabi ako kay kuya kung wala ba siyang nakagrupo. May sinalihan po siya na ano. Group chat, meron sinalihan ano daw. Group chat, fraternity. Chat nila. Apo, ito po yung sa cellphone. Ate, masama sa yung sa cellphone na ano. May nagchat nga iba na ako kasi nakahawak sa cellphone niya. Patay na siya. Binali na yung leg niya, ito po yung screenshot ko po. Basta yan, klaro na ano. Hindi kasi siya poste eh. Okay. Tsaka kung makikita mo, iba yung registered na, asa na yung kuya? Solid yung anino niya. Ito po. Ayan, ito tignan mo. Ako po. Diba, ito solid kasi yung anino niya, hindi naman siya blood, puno eh. Kung makikita mo, may siko din dito. Oh. Arms to eh, o oh, ayan. Hubog ng katawan, kita mo talaga yung laki yeah, tao eh. Ito talaga, agree ako sa'yo dito tayo. Mm. Yung... Dapat daw yan, dadalhin sa cybercrime. Nando na, nasa NBI na. Oh. Anong sabi ng mga NBI? Eh, tsaka yung BAC, sila raw mag-uumpisa sa umpisa. Nasaan yung chat ate? Mag-iimbestiga raw sila sa umpisa eh. Hindi ate, ang gagawin natin, kukuha ulit tayo ng tatawid. Okay? So, i-schedule ko ulit kayo. Pero sa ngayon, ang pakiusap ko din, huwag muna tayo magpangalan kasi mahirap. Mm. Alam natin na may kasama siya. Okay?
Not unless kung puro heart ito, kuya, kung puro heart ang lumabas, ibig sabihin kapamilya may gawa. Pero ito kasi different kind of persons kasi to. So hindi natin alam kung taga doon sa inyo or taga labas. Pero yung sa chat, nabasa niyo ba na may grupo siya? Opo, sinalihan po. Na ma'am, ito na lang po. Hanapin po namin ngayon yung po yung ano na. Hindi po kasi namin makita ngayon kasi papakita po namin sa iyo pag sige, tapos kanina na-contact niyo, i-send niyo kay ano kasi pag-aaralan ko din. Opo. Okay. Pwede pang mag-like na lang kami sa kasi yung nag-ano sa amin, yung girlfriend kasi na ano eh. Sabi kasi hindi ako kita ko na lang tayo. Sige, sa ano na lang. Hindi. Tayo nag-directory tayo kasi hindi namin ma-chat si ma'am eh. Kasi madami eh. Pero ito, bibilinan ko na sila kay Irene na lang kayo mag-chat. Okay, sa Irene pa. Oo. Tapos, kuya, i-relax mo yung sarili mo. Kilala ko na ako kasi sila eh. Kaya lang, hindi nga pwede. Relax, makinig ka sa akin. Ayoko din naman pahamakan, di ba? So, parehas tayo dito ng intention to resolve the case of... Okay? So, i-relax mo lang, hindi tayo titigil. Basta ang alam na natin, malinaw na sa baraha na may kasama siya. Okay? Mahirap kasi na ipangalan ng ito. Ito, huwag yung ibigay ng kahit kasi nakita ko doon sa... Actually, ang narinig ko noon is... May nakita kong mga bote, Ate Malinaw. Opo. And then, parang ini-instructionan siya, kung di mo gagawin to, ipapalo ko sa itong bote. Parang ganyan. So, what time nyo narinig na para may kausap si Axel doon sa kwarto? Madaling araw po. Mga 2, ganun po. Na madaling araw. So, mga magto-2:30? Opo. Kasi umuwi po siya mga 11 na po. Tapos po, nakipagharutan pa po yun sa mga anak ko. Nag-tiktok-tiktok pa po sila. Sabi, nag-perya pa raw yun. Nag-perya nga yun, ma. Yung pag-uwi na. Tapos nag-tiktok pa po. Kaya hindi anong last tiktok nila? Ito po, ma. Patingin nga ako. Nag-tiktok pa po sila. Kaya nga po, parang biglaan din sa amin. Kasi tinitingnan ko kung mga signs ba yung mga music, yung mga ano. Basta kuya, i-relax mo yung ano mo. Wow, who are you? Bata, walang problema, no? 12 lang po yan ang gabi. Galang bino. Pero okay naman siya dito. Opo. Yung galit nga po sa akin, tingin ko. Yung galit sa akin, galing na sa bata. Kita niyo, gagagin pa po yan, alas 5. Sinundo siya. Ano po yung last TikTok nga? Ayan lang po yung nagbigti na po sa ngayon. Asan yung ano niya yung chat sa grupo? Hindi pa po namin maano lang. Ilan mo sa cellphone niya. Hindi na namin mahanap. I-send mo na lang kay Irene ate. Hintay advice ko sa iyo. Apo, apo. Huwag ka kaagad ng jump into conclusion. Pare-parehas tayo nire-resolve natin yung issue dito. Ngayon, basta ang alam natin, malino na pinapakita sa baraha na mixed emotion na si Axel. Tapos, may kasama talaga siya yung time na yun. Ngayon ate, wala na ba kayo makikitang mapagtatanungan sa... Baka may mga CCTV pa kayo mga kapitbahay? Wala nga po eh. Actually po ma'am, ang hinahanap po talaga namin yung CCTV ng gabi po ng pag-uwi niya. Kasi po yun po ang gusto talaga namin. Kaso po, ang sabi po sa barangay, wala raw po silang copy. Binira daw po nila. Nabura na daw po. Yun nga po pinagtataka namin. Kasi yun lang po, dun lang po masasagot lahat eh. Bayad na lahat eh. Simula po daw ng December. Yun nga po yung parang magiging kasagutan namin. Kasi dun namin malalaman yung pagpasok niya, kung may kasama siya o wala. Wait lang. Kailan to nangyari? December 9 po. 9. Kailan kayo nang hingi ng copy sa barangay? Nako, ang tagal po bago binigay na libing. Tagal po, pagkatas po ng libing. Kasi inalam na po namin, marami na po nag-aras. Pero ang tagal pa po kasi nila bago ibigay. Yung 3 days siya binurol, 3 days kayo nang hingi ng copy? Oh, kasi no, usually pag mapuno kasi maan na delete na nga siya. Madidelete siya. Madidelete talaga siya. Na-retrieve daw yun eh.
Sabi na nga, memory ng CCTV. Oh, kasi memory yan eh. Not unless kung naghingi kayo ng, kunwari, ngayon namatay si Axel, naghingi kayo ng few days, kasi alam ko, di ba may CCTV, may CCTV kasi kami. So, 7 days, hindi pa yun magubura, di ba? So, kung that span of time, dapat mabigyan kayo agad ng copy. Ang binigay ko, nung nanghingi po kami si, ano? Copy. Copy. Ang binigay nila, yung 3 o'clock. Ayun lang po. O dapat six, the whole, ano? Ayun nga po, pinagtataka so, pinili ang ibigay sa inyo. Tsaka matagal po binigay sa amin yun. Magkapili nila, syempre pa. There's something. Opo, dahil ang sabi po nila, wala, sira daw po yung monitor. Oo, sira daw po yung... Sekretary nga po. Hindi kasi ganito, ate. Kung nakakuha sila ng copy ng CCTV ng that span of time, dapat the whole day mabibigay nila sa iyo yun eh. Hindi lang yung limited na oras. So there's something wrong. Yun po. Yun pang hinihingi ko na simula ng 8 ng gabi na yun hanggang umaga na. Kasi nakabigay sila ng CCTV. Saka po tuloy na po yung binigay. Ang binigay lang po talaga nilang oras sa amin po yun. Yung po yung oras na hiningi namin na yung madaling araw na po. Pero yung gabi po nung ano, wala po silang binigay. Wala na daw. Pero yung binigay sa inyo is karugtong nung ano, 'di ba? Tama. Nung alam po. Nung CCTV na 'yon, pero opo. Yung madaling araw lang ang binigay sa inyo. Opo. Dapat nga hindi naman kasi mabubura agad 'yon. Tama ako. Kasi sila may CCTV nga kami. Alam nila yung procedure. Opo. Every month daw po 'yun nabubura, sabi. At depende kasi sa memory, kuya. Pero 'yun nga, kung nakapagbigay sila sa inyo ng CCTV, bakit hindi buo? Oh, yun lang po ang katanungan talaga doon. Oh, yun nga. May question mark kasi po. Kahit hindi po buo, question ko, ate, bakit saka, po ma'am, naging issue na rin po namin yan, ma'am. Kasi po pinatagal-tagal po nila bago namin nakuha yung CCTV. Ba yung taga-barangay? Anong sabi po nila, sira nga daw po yung monitor. Sira daw po yung... Kasi po, hindi po ma-affected yung ano, kung sira yung monitor nila. Kasi, kung sira yung camera, yun, ito magkaroon na apekto. Monitor kasi walang kinalaman. Walang kinalaman. Diba? Ang CCTV mismo, kasi meron silang copy sa CCTV. Siguro, madam, ano po, hiningi po namin yun one week pa po nila bago binigay. Kami dalawang pumunta sa barangay. Opo, one week po. So, binurol pa si Axel noon. Wala na po si Axel. Talagang hiningi na po namin yun. 3 days binurol si Axel, tapos... Nangingi po kami ng copy nung nilibing siya. Yung 3 days na po yun, nanghingi na po kami ng copy. Meron pa yun, di ba? Ang pagkakaalam ko, meron pa. Kasi, uulitin ko, may CCTV kami. Opo. So, usually, hindi mabubura ang sa CCTV kung hindi buburahin. Not unless kung full na rin yung memory kasi mag-automatic delete yata. Yan, tama ba ako? Correct me, ha? Sabi ng NBI, mabubura man siya sa ano, pero pag in-retrieve yun, nandoon lang. Pwede naman ma-retrieve siguro. Hingin nyo na lang po yung pinaka-hard drive. Hard drive. Tapos hingin nyo. Tapos ibigay nyo sa NBI. Hingin nyo. Kung ibibigay nila hard drive. Ayaw nila magbigay. Pero nagpunta na yung BAC ano sa barangay. Bakit yung BAC ang mong... Kasama yung BAC, Victims Against Crime. Tapos, naunahan pa nga po yung police eh. Nauna yung BAC, bago dumating after 2 days, yung police. Sabi ko, bahala ka nyo. Kasi nagtataka din ako tayo bakit yun lang yung binigay sa inyo. Ano, meron kaya po talaga ano namin kasi para masagot po yung ano na. Kasi nagtatanungan din kami kung baka nga wala ba talagang ibang tao pumas. Kasi parang siya nakikita po namin yung anino talaga sa CCTV. Ang lumalabas natin, kasi talaga rin yung lalaki. So ngayon po, ang inano po na isa lang naman po ang lalaki sa bahay namin. Asawa ko lang po. Mm-hmm. Ngayon parang nagkaroon kasi syempre na iniisipin, hindi naman hawak namin yung pag-iisip ng ibang tao. Baka pagbintangan pa. Ayun po, kaya mga gusto po talaga namin mabigyan linaw yon. Kaya talaga makasagot lang. Kasi nakita ko din naman, nakita ko din naman sa ano, opo, sa kanina yung parang may lalaki talaga. Opo. So, yun nga ang i-ano natin. Kasi kawawa naman yung tao mga papagbawin. Ayun po. Kasi alam naman po ng mga tao na isa lang ang lalaki sa bahay. Opo. Ang galing niyo po na ano niyo yung dudong, best friend niya yun eh. Pero hindi na sa akin nakakatingin ng diretso eh. Hindi kuya. Hindi kasi ibig sabihin na binanggit sa akin yung dudong. Baka kasi may alam lang sa personal siya, na oh, hindi naman baka napagsabihan na, opo, ito yung mga problema ko. Hindi ibig sabihin na nga. Pero dudong talaga. Yung kamag-anak pa. Ano po parang binilang po sa inyo yun, madam?